Isinasaalang-alang ng DepEd ang potensyal na pagtaas ng sahod ng guro sa gitna ng mga alalahanin sa pagka-delay ng bonus. Aktibong tinitingnan ng Department of Education, DepEd, ang posibilidad ng pagtaas ng sweldo ng mga guro. Magandang araw po mga kaguro. Isinasaalang-alang ng DepEd ang potensyal na pagtaas ng sahod ng guro sa gitna ng mga alalahanin sa pagka-delay ng bonus. Aktibong tinitingnan ng Department of Education, DepEd, ang posibilidad ng pagtaas ng sweldo ng mga guro, isang paksang nakakuha ng malaking atensyon kamakailan. Binigyang diin ng tagapagsalita ng DepEd na si Michael Poa, na wala sa posisyon ang departamento, na mag-isa na mag-adjust o dagdagan ang sahod ng mga guro, dahil nasa ilalim sila ng Salary Standardization Law. Sa kasalukuyan, ginagamit ng departamento ang kadalubhasaan ng mga third party na propesyonal upang masuri kung ang mga sweldo ng mga guro ay mapagkumpetensya sa kanilang sariling karapatan nang hindi kumukumpara sa ibang mga industriya. We aim to have a definitive answer to this and we are also looking ahead. We hope to determine from this expert-led study whether there's a need for salary increments in the coming years. We also want to ascertain the appropriate rate of increase, taking into account inflation rates, sinabi ni Poa sa isang palace briefing. Idinagdag pa niya, once the study is in our hands, we will be in a position to make evidence-based decisions on whether there's a need to raise the salary or not. Sa kaugnay na balita, may mga ulat ng ilang guro na hindi natatanggap ang kanilang performance-based bonus para sa 2021 sa kabila ng paglabas ng humigit kumulang 950 milyon pesos na pondo para sa layuning ito. Tiniyak ni Poa sa mga guro na matatanggap nila ang bonus pagkatapos ng proseso ng 2 hanggang 3 linggo. Paglilinaw niya, it's not a delay. Ito ay bahagi ng proseso. Kailangan ng reconciliation dahil bonus ang pinag-uusapan para sa taong 2021, kaya kailangan nating tiyakin na ang mga empleyadong tatanggap nito ay mula 2021. Ipinaliwanag pa niya ang pangangailangan para sa reconciliation, if you check the records now, they won't match, because the number of employees, the newly hired, and those who left, has changed. Iyon ang dahilan kung bakit mayroong patuloy na reconciliation. Ang patuloy na pagtalakay na ito, tungkol sa pagtaas ng sweldo ng mga guro, at ang pagkaantala sa performance-based bonuses ay isang kritikal na issue na tinutugunan ng kagawaran ng edukasyon. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.